privacy in the Filipino household. Meron nga ba? Meron nga bang privacy sa mga bahay natin na mga Pinoy? Ayan na nga. Alam mo nga, hindi nga uso kandado sa amin. Honestly, I think Marga, it has something to do with paano ba? May socio-economics ganyan. Hindi totoo, may that's part of it because a typical household in the Philippines, just think about this, sama-sama lagi ang pamilya. I mean, it's good, but at the same time, as kids grow up, they need to understand the concept of privacy. Kasi later on in life, gagamitin din nila yung concept of privacy na yon when they work, diba? In their personal relationships yon. Yeah. And when the family violates the personal privacy of the kids, for them it's normal na ay hindi kasi kami ganyan lumaki, wala kaming privacy. So carry lang. Okay lang 'yan. 'Di ba? I think that's really one eh, yung situation nyo as you grow up. Kasi ako, kami, 'di ba? Of course we grew up in Manila. When we came here, we had our own room, may sarili kaming bahay, may sarili kaming pinto. Alam mo, na-realize namin, iba pala talaga yung may sarili kang kwarto. Mm-mm. As in. Kasi ano eh, hindi na pa-violate yung privacy mo. For example, halimbawa lang, nag-away kayo, you can close the door, you can lock the door, and just be with yourself. Yeah. Sa nanay ko, walang gano'n. Bakit ka naglalak ng pinto? Ang tinatago mo? Bakit ka naglalak? Dapat di ka naglalak. Ganon. Sa talaga sa mga authority figures natin, no? Yeah. Ay, Diyos ko. Alam mo ako, yun din, same situation. Kasi before, I would often share, this is the only time that I've had my own room. I'm in my 30s, and the moment we moved to our own house, dahil kami yung nagbabayad, this is the only time I've had my own room, honestly. Diba? Iba yung feeling. Iba yung feeling na may sarili kang pinto. Tapos, kasi even growing up, my mom would check my cell phone all the time. Sipin mo yung 3310 mo na nakikita nung nanay mo, tapos minsan siya sasagot ng tawag kahit para sa akin yung tawag. Tapos from that time pa lang, wala na talagang privacy. And I know my mom was really looking out for me, pero it did impact the way I shared my life with authority figures. Kasi kahit yung kapatid ko, yung nakakatanda kong kapatid, ngayon, again, 30s na ako. Tapos pag naglalak ako ng pinto, and I mentioned this to you recently, pag naglalak ako ng pinto kasi may kausap ako sa video or let's say I have an important meeting, naglalak talaga ako ng pinto. Kasi mamaya pag nabuksan niya yung pinto, tapos let's say hindi kayo okay, ang gulo pa naman ng camera ko is katabi ang pinto. So pag nabuksan niya, kita talaga. Hindi kayo decent. Eh di nakita na kayo sa camera ko, di ba? True. But sadly, my sister always thinks na pag nakalock yung pinto ko, may masama akong ginagawa. Sabi ko, ano ba kala mo may sex tape? Gumagawa ko ng sex tape dito sa loob, di ba? First of all, kung gagawa ko ng sex tape, may make sure ko na wala ka sa bahay. Yun ang una. May make sure ko na walang tao sa bahay. Di ba? At saka, I would have better lighting than this if ever man I think of the option. Pero no, I'm safeguarding my privacy and also their identities when I'm on a video call. Kaya ito, recording, nilock ko yung door kasi if ever man may dumating, at least hindi nila mabubuksan yung pinto ko. Ha? Ang hirap talaga. Ang hirap talaga. So talagang nandun yung ano eh, part ng culture na, like, as much as it is very inviting and also you share everything, pero nakakatawa no, kasi you share everything but at the same time, hindi nila ano, binavalue yung... Hindi nila alam. Oo. For them, it's an alien concept. That's why, like na-mention ko, diba, may pamangkin ako. And I really like that she knows how to value her privacy. Like, she has her body language eh. May body language ng tao. Pag ayaw nila makipag-usap, naglalagay ng headset. Yeah. And sometimes, diba, may mga ganun tao, naka-headset ka na, kakausapin ka pa. Oo. Hindi kasi... If we teach younger people how to value their privacy and we respect those boundaries, it also prevents them from doing stuff
na itatago nila sa'yo. Kasi dahil ginawa yun sa akin ng nanay ko, ng kapatid ko, I became very good at hiding stuff. Like, yeah, honestly, I agree. I became very good at doing that. Kasi since lagi mo namang ginajudge na may masama akong ginagawa, o sige, pag may gawin talaga akong masama, wala kang malalaman. Hindi mo malalaman. Diba? Kaya nagulat na yung mga kapatid ko, umuwi ako, may tattoo na ako. They never knew that I wanted tattoos. Pero sabi ko, no, I wanted tattoos. I just didn't want to tell you when I would get them. Parang they had an idea. It's because these are little things that impacted the way I shared it with my family members. Same as, diba, sa mga relatives natin, diba? Ano bang mga ganap lagi, Roma, pag kasama mo ang extended family mo? Nako, yung mga kamag-anak, ah, okay. Hindi naman sa pag-badmouth, no? Hindi, honestly lang, nako, when it comes to relatives, for every family reunion, for example, it's as if you're not allowed to avoid invasive questions. This, we both share experiences nito, di ba? Yes. Yung tipong pag hindi ka sumagot, parang sungit naman. Diba? May ganyan. Mabash na agad ang tita mo. Oo. Diba? Na parang ikaw, alam mo na kasi naman yung ano eh. Alam mo na nga kasi yung patutunguhan ng tanong eh. Na, for example, may boyfriend ka ba? Di ka pa ba magkakaanak? Magkano ba sinusweldo mo? Oh, laki siguro ng sweldo mo. Diba? Oh, ano nang size ng bewang mo? Laki na lang bra mo. Pati ba bra? Oh my God. Alam mo, honestly, yung mga questions na yan, especially in bra, my God, I would get that comment sa reunion. Family reunion, may magsasabi. Thankfully, hindi yung mga male relatives ko nagtatanong. Pero imagine mo, tita mo tatanungin ka in public, ano na bang size ng bra mo? In public ka, maririnig ng mga pinsan mo, ng mga my tito gosh. Mo. Ako diba? Naman, ano, ang lagi sa akin is, ano, laki-laki mo. Ganun lagi, laki-laki mo. Kaya nung later part, alam mo yun, we don't have to have a small talk. I never had a good experience in the past. What will make it different this time? Diba? Na, minsan kasi sa mga small talk na nangangamusta pa biro. Parang hello, 20 years na tayong ganito. Tapos nakakainis, no? Lagi na lang, instead na genuine curiosity na na talagang gusto nilang malaman kung kamusta ka. Actual genuine curiosity na kamusta ka, ano nang ganap mo, or anong ano, anong pinagkakabalahan mo? Mm, 'di ba? Kamusta yung podcast mo? Ganun-ganun. Yes. 'Di ba? Ganun. Oh, plus God. stay away from our mat, ano, from our mattress, ganyan. Oo, 'di ba? Kasi ganun talaga. And sadly, it's women who always get the brunt of the invasive questions. It's really the women. True. And we talked about this in one of our earlier episodes na we have to break the cycle. Since tayo naramdaman natin siya, we don't do these things to the younger ones. We do our best to avoid it. Or you apologize if you've done it before. Diba? Yeah, grabe. You should. Alam mo, may time na kaming mag-asawa. Like, okay, sige, may meet na namin. Alam mo talaga, may ganun kami na parang, ready ka na? Ready na. Let's get it over with. Ganon kami, as in parang ang mission. Pupunta ka sa mission na ganyan, tapos babalik na kami sa kwarto. Kasi we don't want to hear about the negative stuff. You know, parang ganon. And it spoils yung, ano, it spoils the experience. So, yun. Kaya minsan hindi talaga nakaka-excite umuwi. Honestly, hindi siya nakaka-excite. Not all the time, no. Depende talaga sa purpose talaga. True. Ay, naku. Kunyari, mga may nakikinig sa atin na they have no choice. Oh, yeah. Especially kung halimbawa, balik tayo dun sa setup ng bahay. Halimbawa, yung bahay niyo talagang isa lang yung kwarto, yung parents lang yung may kwarto. Tapos kayong magkakapatid, magkakasama. Mm-hmm. Sige, tuloy mo, girl. Paano na yun? Eh di palayasin mo yung kapatid. First is, this is the time that we have to talk about boundaries. Especially when it comes to safeguarding our privacy. When you're younger, honestly, when you're younger and you live in one house, it's very hard to fight that system. Wala kang magagawa. Unless, you know, you get the support of your parents na they understand why you need the privacy. There are parents who would, you know, kung hindi ka namin mabigyan ng sarili mong kwarto, o sige, lalagyan natin ng kortina. Sige, lalagyan natin ng partition.
if it's something that that would help you. What else? What if pwedeng kausapin yung kapatid na, uy, wag mo naman papakialaman yung gadgets ko pag wala ako. Exactly. Diba? Actually, yun yung gusto kong sabihin. I want to dab on that concept or sundan yung sinasabi mo, because sometimes it's the parents who's parang ayaw nila na magka-privacy nga yung mga anak. Kasi for example, kunin mo na lang yung gamit ng ate mo, ako bahala. Sasabihin ko, tinuturuan mong pakialaman niya yung gamit. Why don't you tell them na you ask permission first before you use it? Yeah. Tapos ending, mo muna si ate mo, ganun. Para hindi na kayo, para hindi na mag-away, hiya mo na, ganyan, ganyan, ganyan. Parang, no, you should, again, as parents, dapat maging aware ka na yung mga anak nyo, may kanya-kanyang privacy yan, especially if they're boys or girls. Diba? Kasi minsan may difference din eh. Sa lalaki, walang pakialam, okay lang maghiraman ng gamit eh. Alam mo ba, later part ko na lang ng buhay ko, na-realize na ang paggamit mo ng gamit ng ate mo or ng kapatid mo ng walang paalam is actually violating a boundary. I don't know that. Kasi sa batang mahirap or lumaki ka sa konsepto na sama-sama kayo, yeah. Na-shared talaga. Pag uwi mo, gagamitin mo yung bag mo, hindi mo mahanap kasi nasa kapatid mo pala. Parang sa'yo, ay, okay lang sa akin yun eh. Okay lang siya kasi sabi, sharing eh. Kasi dapat, huwag kang maging madamot. That's the other side of it. But then, come to think of it, that's privacy. That's boundary. So when you, for example, nagpunta ka ng college, yung roommate mo, nangingialam din ng gamit mo, sa'yo okay lang yun kasi ganun ka sa bahay, sanay ka na eh. Yeah. Or tipong nangingialam ka ng, or ikaw naman yung nangingialam sa gamit ng ibang tao, kasi sa'yo okay lang yun eh. Hindi mo inisip na, hindi pala okay sa ibang tao yun. Ay, Diyos ko doy, ang hirap mo. Kaya yun nga, another solution is, let's say you really can't get the boundary you need. Yeah. Kinausap ng authority figure sa bahay niyo. You've tried to put measures in place and still it doesn't exist. It does get better when you get older. Bakit? Kasi pag may trabaho ka na, you can move out. You can move out. Honestly, di ba? When you're older, tapos kaya mo na yung sarili mo, you can find a safe private place for you and you can afford it. Alam mo yon, assess your safety, assess your financial capacity to do it. There's no shame in doing that. There's no shame in finding a place for yourself. Alam ko sa mga Filipino families, sobrang big deal yung nag-move out na anak. Kasi okay lang nag-move out dahil kinasal, mag-move out kasi yung trabaho nila outside of the country or ibang probinsya. Yun, okay lang. Pero mag-move out ka within the same city lang na kayo nakatira, pero mag-move out ka. Sobrang big deal yun sa culture natin. Pero sabi nga nila, ang excuse natin madalas dyan, Marga, is clingy kasi kami. Like, we really like to be with each other. Pero sabi ko nga, yun yung sinasabi nung, for me lang naman, yun, based sa experience ko din, yun lang din yung sinasabi ng mga hindi pa natatry talaga na humiwalay. Because the moment that you try living alone and you enjoy your privacy, you enjoy your independence, so of course, it's gonna be hard at first. But but the moment that you try standing up sa sarili mong paa, you'll enjoy it. You'll understand what responsibility is. Mm-hmm. You'll understand what boundary is. You start respecting other people's boundary and privacy too, di ba? Yeah. Ako, sobrang thankful ako na when we were growing up, we didn't have parents, so nakikita na kami sa ibang family members. Tapos, nagkaroon ng moment na they were offering a place that was still within the same family compound. Libre yon. Kung ginawa namin yon, libre yung bahay namin. Pero napag-usapan namin magkakapatid na gusto na namin bumukod. Kahit na sobrang hirap, kahit na as in talagang, pag naalala ko yung moment na yon na talagang room for rent lang kami, wala kaming ref, wala kaming... Pero it was still the best decision that we made. Even though we were young, parang I was just entering college, my sister was just about to graduate. Sobrang laki niyang decision. Pero I'm glad na we did it kasi we were able to survive on our own. Kami lang magkakapatid. We were able to survive on our own. We were able to take care of ourselves. We figured out a way to take care of ourselves while supporting each other.
And now, nandito na kami. May sarili na akong pinto sa wakas. Kasi nakabili na kami. Yay! Diba? May sarili ka ng padlock, ganon. Oo, diba? Sa amin na tong space na to. And it wouldn't have happened if we didn't decide to stay away from, sadly, family. To stay away from people who might have pulled us back from reaching that potential. Ah, yun talaga siya. Kaya nga yun yung mga boundaries na kailangan natin i-set in place na thankfully we already had a chance to, or the authority to even say no. Yeah. Honestly, you know, we're very grateful. Ako grateful ako na ay kung nagkaroon ka ng lakas ng loob to step away from your family and build your own family, build your kumbaga sarili mong home. Na matatawag. Yeah. Kasi ang hirap eh. Basta it's hard. I mean, I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, they can understand. They have their own family dynamics and they have their own time na minsan wini-wish na lang, I hope I can, you know, live on my own. Pero if it's hard at this time, sige, go push lang natin yan. But options, yeah. Yeah, I hope that you also give yourself the chance and maybe in the near future, 2-3 years from now, balikan nyo kami pagka nakapagsolo na kayo at sabihin nyo sa akin, Marga, Roma, mga impacta kayo, hindi totoong masarap maging independent. Talaga. Kasi mararamdaman mo talaga yung mga moments na wala kayong furniture. Yung mga ganun, wala kayong furniture. Kasi ganun talaga, when you first move out talaga, wala kang gamit. Meron ka lang dala talaga, panty mo lang at saka toothbrush mo. Yun lang talaga ang meron ka sa umpisa. But we also have to talk about this is information we got online. Na some tips that we got off realsimple.com. Na what does it look like when you set healthy boundaries? We have to talk about this kasi syempre itong mga inexplain namin ni Roma, kami ang naka-experience nito. That's why it worked for us. Pero there are also things online that you can read. So again, yung mga i-share namin, these things take time. Like sinabi ni Roma kanina, and actual experience to get used to it. It will never happen overnight. It's a work in progress. Until now, we're older and it's still a work in progress. Kasi para ka lang nagbubuo ng bahay niyan. At the start, you just have to start with a very healthy foundation and then after a while, you get to build on it talaga. True. And kaya ang first thing that we need to understand is what it means to actually have boundaries. Kanina pa namin sinasabi to, no? Because when we have boundaries in place, it means that there, you know, we can verbalize what impacts our comfort levels. Ano ba yung komportable sa'yo? Ano ba yung mga bagay na hindi mo gusto kasi hindi ka na komportabling i-accept yun sa buhay mo? Diba? It starts out with something so simple. For example, you ask people not to touch your hair. Or, diba? Yeah, or if you have kids, asking them not to kiss your child, big thing to. And those are just, you know, examples of boundaries. Yeah. I don't know why it is na pagbabae na parang for some reason, the autonomy of not being touched doesn't exist sa atin. Sometimes it's so easy for strangers to touch you on the shoulder. Diba? Hindi mo sila kilala, pero hawakan ka nila sa balikat, hawakan nila yung ulo mo. And it happens a lot to women. Kasi ako din, minsan hindi kita kilala, pero hawakan mo ko. My gosh. Though ito, alam mo, I tried learning din to. Kasi I'm very touchy sa mga taong ka-close ko. Touchy ako eh, na ano, mahaga ko, ganyan. Pero I realized nga na yung sinabi mo, hindi pala lahat gusto yun. Yeah. And we have to respect that. Diba? Yeah, kasi minsan may time na halimbawa yung pamangkin mo, oh, kiss tito. Parang no, if they don't like to be kissed, yun. Magpilitin. Diba? Exactly. Pilitin. Mano na lang, okay na yung mano. Boundaries also mean that, you know, the value of saying no. That's also one very important lesson. You can say no. It's fine. Yeah. But alam mo ano yan? Isang malaking chunk yan of self-awareness, which is very, it's something that I always try to push dito sa show. Because if you're self-aware, you know, yun nga, you understand your boundaries, it's easier for you na mag-no. Kasi ano eh, dati talaga yes girl ako eh. Oo. Ikaw ba yes girl ka din?
Yes, before talaga. I have a people pleaser complex kasi. Especially until my early 20s. Sobrang kaklase ano pala tayo, Mark. Alam mo, before sa work talaga, it took some friends to let me know na, girl, yung ginagawa mo, hindi ka bayad dyan. It took other people to make me realize that. Did I manage it well when I was younger? No, I did not. Pero it taught me when I got older that you can say no. You can. Oh, yeah. 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 Gusto mo pa ba ng extra rice? No po. Pwedeng mag-no. Diba? Even yung sa kakain, yung sa bahay, di ba? Yung yeah. mga kunyari bisita, tapos kunyari hindi mo na talaga kayang kumain. You can say no. Alam mo, isa pa yan ah. Isingit ko lang. Sabi ko, what if someone will get you as a ninang? Tapos ayaw mo. Ah, oh my gosh. How yan do you say no to that? Yan ang medyo nakakaba. Kasi superstition yan na you can't say no. Yeah. You can diba? Only say no. You can only say no if there's a superstition pa na nataliwas siya. Kunyari, inaanak mo na yung una niyang anak, bawal ka nang kunin dun sa pangalawa. Oh, diba? I didn't know that. Oo, yun. Kasi nangyayari yan sa akin na ako na yung ninang ng una, ako pa rin yung ninang ng pangalawa. Hindi pwede, isa lang. Isa lang, oh. Hindi pwede. Well, I appreciate the gesture. Hindi pwede. Diba? Tsaka ano rin naman, kaya tayo nagkaka-issue eh. Tsaka kaya tayo nagkaka-issue. Kasi bakit doon ako na lang laging kinukuha ang ninang, gano'n. Oh. Yung mga, kunyari sa kasal din, kinuha kang bridesmaid, kinuha kang secondary sponsor, wala pa po ako sa, I will only accept yung principal sponsor pag 50 years old na ako. Wala kayong karapatan na kunin akong principal sponsor, mahiya kayo sa akin. Pero yung mga ganon. Eh, paano nga kung may kumuha sa'yo, girl, na ninang? And I will say no, sabi ko, come back to me pag 50 na ako. Ano na lang, secondary. Promise, okay ako cord, okay ako magbasa ng second reading, sige game. Pero kunin mo akong principal sponsor, sampaling kaya kita, ganun. Ay, naku. Pero ano, you can still say no, pero there are repercussions to that, especially kasi pag kinukuha kang ninang, whether sa binyag or sa kasal, medyo yun nakakaano yun. So ako, I'm only able to say no kung taliwas siya sa isa pang superstition. Ang sabi naman, ang isang excuse mo daw is, okay, sige, tapos send the proxy, yun na yun. Eh, ganun pa rin. Ikaw pa rin yung ninang. Hindi ikaw nakapirma, girl. Oh my gosh, isa kong barkada dahil late yung mga ninong at ninang niya. Ako yung nakapirmang isang principal sponsor, promise. So late ikaw, kasi, so by name, unless ipinirma mo yung name nila, diba? Oo, diba? Oh my gosh. Oh my gosh. Principal sponsor na yata ako dun sa isa kong barkada. Pero at least, diba, we're able to talk about these things. I don't think this is easy to talk about when you're still learning how to be independent and when you're learning how to set your boundaries. Pero hindi man tayo makakarating dito sa punto na to kung tayo mismo hindi tayo na-challenge dati. Yeah, it takes time talaga and experience. And sa mga nakikinig na medyo nagmamadali kayo, naku, huwag kayo magmadali kasi pag nandyan na kayo, gusto nyo naman mag-rewind muna. Parang before, I remember in my days, I would imagine or daydream na ano kayong pakiramdam ng may trabaho or ano kayong pakiramdam ng adult ka na you're independent, you can decide for yourself. Yun yung mga iniisip ko nun dati. Ang sarap sigurong maging ano adult na kasi you can buy the things that you like. Yeah, you can buy the things that you like. Hindi ka sasabihin ng nanay mo, umuwi ka na. Alam mo yung mga ganun. But then, when you become an adult, parang, ito lang ba? Work, tapos bills, tapos diba? Oh. Tapos you have to take care of everyone. You have to also take care of yourself. Ang daming nangyayari. And so, yun. Pag nagsabay-sabay na sila, kaya sinasabi namin na enjoy yung youth talaga. You enjoy your time. If you're now a college student listening to us, enjoy your university days. I honestly tell you, alam mo yun, ito yung chance mo talaga na i-enjoy yung young life eh. Yeah. Parang naisip ko nga no, na there are so many kids na parang gusto nilang ma-experience agad na working student, college pa lang. Yeah. While ako talagang masasabi ko doon na if you're lucky enough
to still be able to go to school without needing to work for yourself, take that chance. Kung yung mga parents mo ayaw kang magtrabaho kasi kaya naman nila, please take that chance. Huwag yun ang pilitin. Kasi don't worry, the moment you graduate, you may not answer to your parents anymore, pero you will answer to bills and tax. So, hanggang ngayon na kaya mo pa yung kaya pa na nakakatanggap ka ng allowance, na hindi mo kailangan magtrabaho, mm-hmm. My gosh, take that chance. Kasi not everyone is privileged enough to experience that. Kung may chance kang makapag-aral na hindi mo kailangan gastusan ng sarili mo, take the chance. Kasi very soon, ikaw na bahala sa sarili mo. Di ba? Yeah. Very soon talaga. Ikaw, kasi by the time natapos ka na, tapos na rin sila sa gastusin nila sa'yo. It's your time to shine. Ganon. Di ba? Oh, by that time, set your own boundaries, set your own rules. Walang problema. So, hindi pa tayo nagtatapos. Okay na tayo doon, di ba? Yeah. So, sana hindi tumaas yung mga blood pressure nyo sa mga nakinig sa atin today. Or sana bumaba rin ang mga dugo nyo. Na-relax kayo, ganyan. So, na-relax ko sana. Oo. So, gusto lang naming iwan is that please remember that no matter what time you are in your life, your privacy and your boundaries will always matter. Kasi naman, we all deserve the care and respect that come from people who respect our peace. And to that, we say thank you! Thank you! Thank you, universe! Thank you so much for listening to another episode of Empowered Talks. And I hope you come back next week because meron naman kaming pasabog ni Marga. Yeah. So for now, ito muna kami. This is Rama. And this is Marga. Until our next episode. Bye! Bye!